Hello, Kai!
Hi. Good morning. Iniwan na lang yung sa. May show kami dito eh. Iniwan na lang yung sa. Huwag yung katagal. Huwag yung katagal na show. Ay, enjoy na show kayo doon. Wala. Show na kami dito. Enjoy na kami. Enjoy na kayo. Kanya-kanya na nga kami. Kapulis yun ang mamasanay. Iniwan kami doon eh. Pinakita lang namin kasi we're everywhere. Meron tayong virtual Kada, ang ating virtual na mga na audience members natin. Ito nakasama natin. Balita ko ano yun ah. Luzon, Visayas, Mindanao, abroad. Abroad! Wala naman taga Ilocos Norte, Mindanao, kung saan-saan, from different parts of the world. Kaya po sila kawan-kawan! Kaya po sila kawan-kawan! Kuntua kami na nakasama na namin kayo. Ating mga co-host natin sila, di ba? Mga guest natin sila, kaya mga Kada, kung gusto niyo maging virtual Kada or part ng Barangay KU, aba, sa Facebook page pala natin na Net25, aba, sa ating Kada Umaga Net25 fans Facebook page, key it in na! Kung gusto niyo sumali, taas kamay na roon para mapili kayo, okay? Ayan. Maganda umaga sa lahat ng ating mga kaibigan all over the world sa ating team virtual, mga virtual Kada, Barangay KU. Grabe ang bungad ng Friday natin. Nagulat kayo ron, no? Akala niyo, no? Oh, mamaya, gayahin na naman ang iba yan. Ayan. So, ayan ba? Kaya sobrang saya natin. Sa sobrang saya natin, kailangan pa natin ng isa pa. Isa pa sa iyo. Go Barangay KU! Barangay virtual! Nakikita ko dyan si Joanna, si Dari, si Christine Joyce, hi Benji, si Gilmer, hi Mark Perez, hi Mark Perez, si ako lang ito, hi ako lang ito, sikat, ako lang ito, Rachel, hello, Benji, ano ba to, Benji, John Tanosig, hello, si ano may baby pa, oh, si Arnie, hi Arnie, hello Aiden, ingat ka rin ha. Ang gaganda ng Kada Squad natin. Yes! Okay, all throughout the show, kasama natin sila. Grabe po! Parang gusto ko na silang ilapitan at i-hug. You know what? I'll do it. I'll just hug you anyway. Hug! Kiss, kiss, kiss! Yes! Hug! Kiss! Kiss for you. Ayun! May amin ko sa ako lang ito. Hoy! Hoy! Hug! Hug! Virtual hug! Yes! Ayan! Good morning! Miss Philippines, Emma Tiglo! Emma Michon, all together! You know this? Pagtatrabaho, fine time naman na magkaroon din kayo ng hashtag me time. Yes. Magpa-pamper kayo, magpamasahe at gawin din bonding ni mami at ni ate ang pumunta sa salon. Pero, mag-ingat po tayo kasi nandyan pa rin ang COVID-19, okay? Good morning, sissy! Good morning, Team Kada! Ayun na, ikot pa tayo? Ikot pa natin ba? Do the mouth! Andiyan lang kayo! Kinikilabutan ka ako eh! Ang sarap isigaw ng Good Morning Team Kada Squad! Yeah!
drive, ha? Nakastop na siya. Eh, kasi diba sinasabi natin kasi panig sila. Yeah. Oh, si Marlon Sapo, good morning. Marjorie Pontilar, good morning. Good morning, guys. All over the Philippines. Ang mga Kada squad natin talaga, saan-saan po silang barta, Luzon, besides Mindanao, abroad. Lahat po sila dito kasama natin ngayong araw! Good morning, guys! Milestone yan, ha? Very super! Good. Parang nakaka-miss din yung may nanonood sa atin. Diba? Kita natin. Yung mga faces yung mga nanonood. Yung pwede tayo makipag-eye contact sa kanila. At baka pwede makipag-usap. Oo. Oh, okay. Can you see me? Because I can see you. Kaya dapat galingan natin. Liza Asuncion. Kasi pag nabore sila, makikita natin. Rush ni Rosales. Teacher Pia. Pia, may kapangal katukayo. Pia, Ate Pia! Hi, Ma'am Pia! Hi, Ate Pia! Pag hindi tayo nakakatawa, makikita natin sa kanila. Kaya mga jokes nyo, bago-bago naman, ha? Yes. Bawal lang mga recycle jokes. Ay, wala. Bawal ang vitamins. Bawal na. Tapos na yun, safe. Hindi last week na. Hindi kailangan natin yun. Two days. Teka! Dahil may mga Kada tayo nandito, nag-exercise na po ba kayo? O mamaya, dito tayo mag-exercise. Dito lang po tayo. 10 minutes lang, okay mga Kada? 10 minutes. At bago po kayo mag-almusal, galaw-galaw po muna kayo sa bahay. Para po hindi tayo nakaupo lang. At para po feeling natin, alam nyo, may nagawa tayo sa araw. Kaya bago mag-almusal, exercise tayo kahit 5 to 10 minutes every day mga Kada. Okay, yung team virtual mukhang... Mukhang busog na po kayo sa almusal sa mga tawa natin dito. Buti pa kayo! Pahingi naman ang almusal dyan! Si Aiden, taga-Surigao! Guys, Benny, ingat po kayo, ha? Nasa biyahe pa si Aiden. Good morning! At least kasama natin siya sa pagbiyahe, di ba? Nakapark na siya! Yan naman yung idea, di ba? Yung idea, di ba? Pag nakikinig ka sa radyo, tayo sa television kasama. So, talagang milestone yan. Tapos iiwan lang nila dun sa dashboard para walang ano. Ito naman, para naman po sa mga Kada natin na hindi pa nakakapanood ng live at team replay, pwede niyo po kami mapanood sa Facebook at YouTube. Just follow, like, and share Net 25 Facebook page. Mag-subscribe na po tayo sa Net 25 YouTube channel. At i-click niyo rin ang notification bell dyan sa gilid para po lagi kayong updated dahil marami pa po kaming pasabog na ibibigay sa inyo. Giveaways! Pogi! Bangon na po kayo mga Kada. May paulit-ulit namin sasabihin sa inyo. Dito na kayo sa bago, mas masaya at original na mga segments ang Kada Uwege! Pero eto muna, may sa mga namamalengke, nagluluto ng almusal, may nagmamaneho gaya ni Aiden, ha? Nasa biyahe man kayo, kaka-uwi pala, o kaya paalis ng bahay, o kaya nag-aalmusal kayo, o kaya nagtatrabaho kayo, work from home man yan. Eh, ano man ang ginagawa niyo? Nag-aalaga man kayo ng baby, gaya ni Arnie. May ano man yan ginagawa ninyo, sabayan nyo kami ng panonood ng Kada Umaga. Garantisado, 1,000%, ha? Yayaman kayo rito. May totoo yan, ha? Yayaman kayo sa kaalaman, sa pagmamahal, sa inspirasyon. Akala ko naman mamamahagi ka na. Sa mga bagong information, ha? Next time. Parang pagbago, yun. Ito, yamanin na yamanin. Happy Friday! Kada Squad! Happy Friday! Kada Squad! Kada Squad! Kada Squad! Oy, sabayan nyo kami! Magkasama tayo. Saya! Daming distraction sa pagsasayaw dito. Everything changes.
Mamaya maririnig natin sila. Makakausap natin sila. Oh, let's have fun together. Let's play together. Huwag nang magpatumpik-tumpik, narito na ang aming Dandararat! Kada Challenge! Next time, pwede silang magdala ng Team Bros or Team Sis para i-cheer kayo. Baka pwede silang ano, kung may pen and paper sila, Bros, Sis, gano'n. Pwede. Pili ko lahat yan, Sis. Ngayon pa Team Sis, mga yan. O, ito ha, mga kada kayong araw, kakaibang kada challenge mo ang gagawin natin. Tatawagin natin itong Balloon Barbecue. Paano yun? Balloon Barbecue Challenge. Kakain ba? Ganito lamang po yan. Ang kailangan nilang gawin ay tusukin ang loob na parang barbecue gamit ang stick na nilagyan ng liquid detergent soap. Pero inflated na siya. Well, it looks like you're gonna inflate it as a... Yeah, but okay. When they do the insertion... Inflate nyo muna, tapos I think lalagyan nyo ng liquid detergent muna yung barbecue stick, tapos tsaka nyo tutusukin. Pwede yun? Merong scientific explanation for that eh. Alam mo yan, Kuya Tony Pet. Asa na ba yung example natin? Para, para maniwala sila sa akin. Dapat po ay hindi pumutok ang loob at kailangan ay tumagos ang barbecue stick sa lobo. At meron kayong 2 tries para gawin ang ating kada challenge. Paano po ang pagpasok mula po dun sa kanyang... Or anywhere. Anywhere. No. Basta hindi pumutok yung balloon. So, kanya-kanya ng diskarte to, guys. Okay? Let's try. Kailangan nating matry. Baka mali magawa natin. Ito na. Umpisa na natin. Mas masaya walang practice. Kaya, ready or not, let's do the Balloon Barbecue Challenge! Halika na. Buti pa i-blow up na natin yung balloons para makasave tayo sa time. Yung sisi ko, kanina pa ako pump ng pump eh. Okay, wala pala yung balloon doon. Hindi kumuha ako ng tissue natin. Okay. Sige, master na lang. Ready, master. Go! Okay, isa ko dito lagi kung ginagawa ito para kay Okay na yan, Miss Steve. Natali. Ano yan? Tatali. Papampo. Yes. Papampo. Tapos? Ay! Pumutok. Sisi, kailangan di puputok. Oo. Ayan. Okay. Tapos you have 2 tries to do it. Okay, here's one. Asan na yung mga kada natin sa virtual? Oh, lagyan na rin. Papasok. Yes, so dapat, let's see if we can do it. So dapat yung tip ang marami. I blow more, ano, kasi yun yung una papasok eh. 2 tries per player, okay? Dito? Ganon? Dito sa... Hindi. Parang arts and crafts na to ah. Ganito rin ako pag may birthday. Tatakot ako eh. Kada challenge po ito. Okay, let's try sa ilalim. Go, Emma. Sa pinagtalian ba? Sa katabi. Dito. Sa katabi? Ah! Go, go, go. Ay! Ay! Ano ba itong pinapagawa niyo sa amin? Oh. 1 point for Team Sis! Guys, 1 point! Dapat lulusot! Ha? Dapat lulusot pa? Yes. O, di pa lusotin mo. Wala na po, mutok na, naubos na yung Pero, na-achieve ko. Pero na-achieve mo. Hindi lang tumagos. Kailangan tatagos. Hindi pwede ito. Dapat mas maliit. Dapat yung tip ang madami kasi yung unang papasok. Mas maganda na yun.
Go, Emma! Go, Emma! Go! Uy! Ang galing! Nagawa ni Emma! O, patagusin mo na lang, Ems! Ay! Happy birthday! Happy birthday! Tay, 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 tay. Happy birthday, Mo! Yes! Wow! Yes! One time for T-Bro! Nice one, Wedge! O, tapos na si Wedge, Kuya Tony Pet na lang. Tony Pet, ikaw na. Ma'am, o, pinabuo ko magpa. Asan yung pinabuo? Wala pa na, bro. Andali! O, game! Yung game, Tony Petix! Okay. Japan! Okay, huli mo na isa gift. Oh. Nakakatuwa na rin barangay kayo natin. Sino may kailangan ng balloon? Here! Aray ko. Maui! Thanks, Ma. Lucky ko kay Tony Pet na lang, Ma. Thank you. Thanks, Ma. Yes, you're welcome. Tapos ka na, Sissi. Hashtag, hi, Brooklyn. Ayaw matali. Let's go, Mau! Nakakatuwa na rin barangay kayo natin. Meron silang, meron silang front row na seat para makita tayo behind the scenes, di ba? Kung paano ginagawa natin, kung paano magbuo. Sana, no? Hindi kayo marigigi. Sana lumobo. Ano ba ito? Ayaw magpatali. Kuya Tony Pet, sana lumobo. Ewan ko sa'yo. Kuya! Oh. 1 point for Team Sissies! Nice one, Mau! Kuya Tony Pet! Ayaw matali. Napapagdiba nila. Oh, si Emma na lang siya kasi Tony Pet. Nakailang tries na si, or one tries si Emma. Ay, may one try si Tony Pet. Kaya pala ayaw. Na-enjoy ka, Wed. Ang hirap ni Tala, ang dulas na eh. Napapansin na ninyo. Prepare kita na to, Sissy. Oh, go. Tony Pet, that's your second try. Go. How do I do it? Make sure. Oh, ito. Habang kayo nagre-ready, yung science behind this pala, yung nasa part na pinagtatalian ang less stressed part ng balloon, kaya mas madaling tusukin. Yung dishwashing soap naman, ginagawang smooth ang barbecue stick para mas madaling maipasok ng maayos. Oh, yes. 1, 2 points for Team Sissies. Last try for Tony Pet Gaba. Go, go, go. Diretso mo. Ano na ha? Wag, oh, yeah, yeah, go. Sige. Dahan-dahan mo lang. Go, go, go. Yon! Oh, ito ni yung Tay. Happy birthday! Yay, Tay ulit! Yay, Tay! Let's wash our hands now! Hindi ko matali kanina. Oh, tiebreaker! Sabay! Sabay! Ang pabilisan. Hindi ko matali. Pabilisan. Butas ko. Butas na to. Pajamas versus wala na kami drivers. Butas to. Ito. Tiebreaker to. Ito, ito. Go, Mau. Dito tayo. Kuya Tony Pet. Here. Ito. Ganyan lang. Hindi lang. Saan? Okay ba kayo, Barangay KU? Okay ba kayo ng mga virtual kada natin? Kaya nyo ba ito? Ayun, mga meron na sila. May mga, ano nakalagay? Wait lang, wait. Aba, wait, aba. Wait. Ayun, go Team Bros! Kasi championship team. Team Sissies! I see you! Go Team... Wow, ha? Ang daming Team Sissy, ha? Ano to? Yes! Yes! Eh, puro babae yan, Sissy! Okay! Sinong lalaban kay Wed? Ems, ito na. Prepared na. You? Okay. Ready? Dapat wait, ano, ha? Pabilisan to, ha? Wait, wait! Nai-detergent na si Wed. Wait yung lang. Oo, oh, Mama. This is na lang. This one na lang. Mas malis. Yeah. Hello, Ka Joseph. Hello, Ka Ace. Kapets, good morning, Kapets Villena. Direct hi, Tanoy, Daddy Boy. Daddy Boy, Lea, Lin. Ito na po, ito na. Hi, Bo. Three. Sino sa kanila, Miss P? Si Ba. Ang dito lang ako sa gilid. Two. One. Go! Sisi, wala man tusok to. Ikaw talaga, oh. Pusa. Bumotok. Dahan-dahan. And the Team Sissy 7! Congratulations, Team Sissy! Aba? Aba, inapat pa. Just to prove a point. Yes? Yes? Dinalawa pa! On push! 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 Yay!
sip na tsaka puto. Pero okay siya, masaya yun ha. Congrats! Congratulations! Bilib ako sa katatangan ninyo. Ako hanggang pag ano lang, inflate ng logo, yung pagtusok hindi ko na kaya. Abangan po next week ang mga bagong hamon na harapin ng ating Kada Squad. Dito lamang yan sa Kada Challenge! Ayan! Asa natin mga virtual Kada! Oh, yung mga team virtual natin, pwede nila gawin yan with our kids. Yeah. Asa sila? Asa sila? Ang dami yan! 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 Salamat sa inyo, ha. Thank you, ha. Team CC, ha. Salamat po, ha. Team Bros, yung nag-isa. Okay kayo riyan. Pero yes. Thank you. Thank you, ha. Thank you, guys. Thank you. Ayun, no? Ah, katawa. Okay, ha. Kada, huwag kayong mawawala. Diyan lang kayo dahil sa aming pagbabalik, mga may init at umaarang kada mga balita. Dito lamang yan sa All Together Now, Kada Umaga! Kamay kung mahilig kayong mag-alaga ng pusa. Siyempre si Mau, di ba? Taas lang kamay. Alam mo ba, Mau, ito ha, isang teacher natin sa Marinduque ay pinagawan pa ng sariling kwarto ang kanyang mga alagang pusa. Naku eh, wag na nating patagalin pa at tayo nang makipagkwentuhan sa ating kada na si Teacher Cyril Ann Matira. Good morning po, Teacher Cyril. Welcome to Kada Umaga. Hi, good morning po sa lahat. Good morning, Kada Squad, and thanks for inviting me here sa Kada Umaga. Oh, thanks for accepting our invitation. Kasama po natin si Mau, Teacher Cyril. Saling kit-kit lang po ako. Hi po. Saling kit-kit din daw siya. O, kamusta po ang inyong araw? Balita ko po ay sobrang busy po kayo dahil sa bagong setup ng pagtuturo. Pero na-mention nyo nga po na kayo po ay modular pa rin. Tama po ba? Yes po. Modular distance learning po kami dito sa SDO Marinduque. Mm-hmm. Pero so, kamusta po? So, very busy po. Busy kayo? Lahat naman po siguro nag-a-adjust. Hindi lang kami teachers, pati na rin yung mga learners and parents, lahat po nag-a-adjust sa bago nating system ng education ngayon. Pero kaya naman po, kakayanin. Oo, alang-alang sa mga mag-aaral. Yes. O Teacher Cyril, gusto ko malaman, ilan ba talaga ang mga alagang pusa mo dyan? Nakita ko nga yung isa eh. Naglalakad na sa likod. Maali-aligid na eh. Actually, yung iba po, tumatakbo, tumatalon. 8 po sila lahat, pero dito po sa room, 6 lang po sila ngayon, yung iba nasa labas. Aha! You let them out also, Teacher Cyril, like outside yes, your house? Po. Yes po. Tapos bumabalik namamasyal din po sila minsan dito sa labas. Pero bumabalik din. Bumabalik naman po. Nasa iyo yung pagkain kasi nasa iyo yung secret recipe pag-uwi nila ng bahay. Paano po kayo nahilig sa mga pusa? At first po, hindi po talaga ako mahilig sa pusa. Pero yung sister ko na nasa Manila, siya talaga ang super hilig sa pusa. Yung alaga niya dati, umabot ng almost 20. Pero ako, nag-start lang yung hilig ko sa pusa during pandemic. Kasi nung quarantine period, edi lockdown po, nasa bahay lang kami. Ay, yung pusa ko. Grabe sila! Sana yung aking laptop. Nung quarantine period po, since nag-start yung pandemic, nasa bahay lang ako, hindi makalabas, hindi ko magawa yung usual activities ko like pagpasok, pagpamamasyal, mag-travel during holidays. So, eksakto naman, nanganak yung isang pusa namin and pinangalanan ko siyang Quara, short for quarantine. So, siya yung first ever alaga ako. Tapos yun, sumunod po, dumami na sila ng dumami. Second po po si Smokey naman. And ngayon po, 8 na sila lahat. May sumisilip-silip sa'yo dyan, Teacher Cyril. Isama mo daw siya sa interview.
Interview daw siya. Kanina nga po kaya, kanina po tinalo na nila yung laptop ko kaya medyo naging shaky yun. Sabi niya, itong amo ko, pinag-uusapan ako, nandito lang ako sa likod. Teacher Sai, alam mo, kami rin, nung nag-zoom kami, paminsan may ini-interview ako, tapos biglang may nagagalit na sa akin sa baba. Galit na sila, gusto nila sumali sa laptop. Hindi ko alam na ano pala sila, no? Attention seeker din sila. Kulang may GSP. Po, mayroon po talaga na ganun. And pag may gusto na gusto nilang lagi silang pinapansin. Ganun. So, Teacher Cyril, paano nagsimula itong idea mo na i-makeover? Kanina nakita natin, Finlash, very briefly, yung before and after ng iyong cat room. Bakit niyo po naisipan na i-renovate ang kanilang kwarto? So, nung simula po kasi lahat sila, magkakasama lang kami sa bahay. Pumapasok sila sa CR, sa bawat kwarto namin, at lalo na sa sala. Most of the time na doon sila nag-i-stay. Minsan nga po, doon sa sofa, sila pa yung nakahiga doon natutulog. Minsan pakiramdam ko, parang kami na yung nakikitira tapos sila yung may-ari ng bahay. Totoo yun! Opo, ganun po sila. So, parang kami na lang yung nakikitira. Alam nila doon ang sarap ng tulog nila. Like ko nga sinasabi, sila kasi yung boss ko eh. Boss sila eh, di ba? As taga-sunod lang nila ako eh. Ang cute! Ang cute, Teacher Sai. So, yung mga pusa niyo po, magkakamag-anak yung mga yan? Ito pong tatlo, yung una po kasi, yung dalawa naming pusa, na Persian and Siamese, nagkaroon sila ng anak. So, 5 kittens yun. Persian, Siamese. Ito naman po, may tatlo siyang kapatid. Bigay po ito ng sister ko, tatlo. Oh, ayaw na niya. Yun lang. Pag gusto niya sumali, sali siya. Pag ayaw na niya, bye. Yes, ganun po ang attitude nila. Oo nga. Para din po silang mga bata. So, ito po yung isa. So, Teacher Cyril, yung kwarto, ni-renovate ninyo para magkaroon sila ng sarili nilang space at hindi sila... Sariling space po. Kasi kung saan-saan na po sila umaakyat, nag-i-scratch din po sila madalas. Oo. So, at least ngayon, dyan na lang sila. Hindi na sila... Ako. Hindi na sila nag-i-invade ng mga kwarto ninyo. Pero may times din po na lumalabas sila dito, namamasyal. Kasi nakakaawa naman po kung nakakulong lang sila. Tama. Oo. Oo. Pero Teacher Cyril, magkano ayan naman po ang nagastos ninyo sa inyong cat room makeover? Ako po talaga, ayaw ko po nang nagko-compute dahil baka ma-stress ako sa gastos. Pero sabi po ng mama ko, siguro almost... estimated po namin 10,000 to 15,000 po. Mm-hmm. Pero sulit naman. Ano po ang naidulot? Yes, ano po yung pinakamalaking change or benefit na naidulot ng pag-makeover ninyo ng kanilang kwarto? Bukod po sa wala nang bigla-biglang nang-scratch ng mga gamit namin. So, parang feeling po namin sobrang enjoy din naman sila dito. Kasi yung harap na part po nitong room nila, merong screen. So doon na sila umaakyat. Unlike dati na doon sila sa door o kaya sa window umaakyat. Teacher Sai, alam mo sa akin, tinanggalan ko ng kurtina na yung bahay ko. Wala na akong kurtina sa bahay. Kasi nakita ko yung videos mo, nandun sila lahat nagka-climb. May isang time, pag-uwi ko, yung kurtina ko, para akong pinasukan ng magnanakaw sa bahay. Dahil yung kurtina ko, ano na siya, paano ko ba explain yun? Punit na! Punit-punit! To the point na sabi ko, sige, di na lang ako magkukurtina. Ano na lang tayo, open for all. Teacher Sai. Kaya po itong room nila ganito. Oo. Pwede mo ba kaming wala din pong curtain. Room tour. Yay! Ano pangalan niyan? Ang cute. Ito po si Dog Dog. Si Dog Dog. Cat siya pero ang name po niya is Dog Dog. Yung pangalan po nila Dog Dog, Choo Choo and Olivia kasi itong mga kittens nung kapatid ko, gustong-gusto niya talagang mag-alaga ng dog kasi sa apartment nila bawal. Kaya pinangalanan niya na lang Dog Dog, Choo Choo. Cute! Sige nga, patingin nga ng room tour. Wait lang po ha.
Ako pa naman, sabi ko, pag may dalawang cats ko, tapos gusto ko pa ng pangatlo, sabi nung nasa El Nido ko, yung business partner ko, eh magka-share kami ng flat. Sabi niya, ha? Isa pa? Ayoko na. Kasi yung natutulog ka sa gabi, tapos biglang at 11, mga midnight, biglang may nalalaglag sa kitchen. Wala, trip lang nila. Gusto lang nila magtanggal ng mga nakasabit mong kung ano-ano sa kusina. So, napagising mo, it's all on the floor. Talaga? Yeah. Napaka-pilya ng mga pusa. Ano? Tapos ba, minsan yung sasadyaba nila, yung nakaupo lang sila, tapos may nakita sila sa table na ballpen. Gaganunin lang niya hanggang malaglag sa sahig. So, okay na siya. Over na siya nun. You're so playful. Sure. Kaya naman hanggang ngayon talagang pinipetition pa namin kay Steve sa asawa ko. Sige na, let Steve. Us keep a cat. Bibigyan, magdadala ako ng isa. Ay! Ayan! O, oh, teacher size. Eto na po sila. So, yan ang kanila mga beds. Yes po. Eto pong beds nila. Talagang tinutulugan nila yan, teacher size. Yes po. Oo. Alam nila kung saan sila hihiga. Tapos doon po sa area na to, nandito po yung aming litter san. Kasi litter trained po sila. Yes. Litter box po nila. Tapos dyan din sila kumakain? Yes po. Dinadalhan po sila ng pagkain dito nung younger brother ko pag ako nasa school. Teacher Sai, nag-aagawan ba sila ng beds? Hindi naman po. Nag-share sila, actually. That's nice. May mga blanket po sila. Kasi plan ko pang dagdagan yung beds nila para talagang may kanya-kanya silang bed. Made to order pa talaga yung mga kama eh. Kasi pang miniature. Pusa size talaga eh. Ang tanong teacher sa ikaw, but ikaw na ba yung nakikitulog sa room nila ngayon? Hindi na the other way around. Hindi naman po. Hindi po ako makitulog sa kanila dahil medyo busy rin po ako pag gabi sa mga school works. So, every morning at saka every day lang po ako bumibisita dito sa room nila. So, at least talagang nakakatulong yung pagre-remodel mo ng kanilang room. Kasi at least now, may kanya-kanyang space na yung mga nilalang sa loob ng bahay nyo, ikaw, pwede ka magtrabaho ng hindi na istorbo, di ba? Tapos yung mga cats naman, pwede sila manggulo all day one. Ayan po. Ayan na. Nandiyan na siya. Gusto niya na siya. Tsaka may peace ka na at least. Nandiyan lang sila sa kwarto. Okay, magtatrabaho muna ako. Sa akin, walang peace sa bahay eh. Pag nagzo-zoom ako, di ba, sa sala? Wala po talaga. Pag nasa, pinapalabas ko na nga sila, sige, labas kayo, laro lang kayo doon. Tapos yung in the middle of Zoom ng kada umaga, may nagmamiyaw na sa labas ng bahay, buksan ko na raw yung pinto. Pagkabukas ko ng pinto, diretso siya sa laptop, nandun siya sa webcam. Maganyan siya sa webcam. Checking herself Angle. Out. So, Teacher Sai, kung ikaw ay nagtuturo ng mga estudyante, meron ka rin bang tinuturo ng mga lesson sa iyong mga pusa? Oh, ayan na po. Ayan na yung una po ng lesson. Love na love din lang camera. Biglang tumalo na naman. Gusto mag-showbiz. Yung unang-una po, syempre, na tinuro namin kung paano sila dapat gumamit ng litter box nila. So, litter trained po itong mga alaga. Kung talagang sa litter box lang sila umiihi and dumudumi. So, meron din po kaming cat na kahit matakaw siya, pero pag time na namin kumain, nasa dining table kami, may siya nandun din sa isang chair. Nakaupo din siya doon na parang family member talaga, pero nakatingin lang siya sa amin, hindi siya nang aagaw. Nandun lang siya, tapos hintayin niya kaming matapos kumain. Kasi alam niyang after namin kumain, siya naman ang kakain. Wow. Then may isa akong alaga din na pag nagpiprint ako ng modules, parang siya yung nagbabantay. Ng printing. Oo, printing. Mga tasks sila. Sabi ko nga, hindi ko na kailangan mag-hire ng assistant. Teacher's assistant, siya na yon. Ang cute. Yes po. Teacher Sai, ano po yung enjoyment na nakukuha ninyo sa pag-aalaga ng ganyang karaming pusa? Sila naman po is talagang pag busy ako sa trabaho at saka stress, sila yung number one stress reliever ko. And napaka-therapeutic po nila.
the way na I love taking pictures of them. Halos yung buong gallery ng phone ko, sila na ang laman. Parang baby talaga. Yes, parang baby. Wala, sila talagang babies namin dito sa bahay. Kasi wala na kaming mga maliliit na bata dito. Oh. Teacher Sai, alam nyo ba, kahapon, first time ng kasambahay ko na makita how to, paano paliguan yung pusa. Eh, pag pinaliguan ko sila, parang baby nga, may bubble bath, warm water, and then kailangan ko i-mix, is it warm enough for them? Tapos yung pagkalubog ko sa kanila, umiiyak lang sila, the whole time. Tapos tawa ng tawa yung kasama ko sa bahay, sabi niya, gusto ko videohan para silang baby. Babing baby talaga sila, no? Yes. Meron pa po ba kayo? That's very true po. Baby talaga sila. May plans ka pa ba, Teacher Sai, na dagdagan pa ang iyong mga babies dyan sa bahay? Hopefully po, madagdagan talaga sila. Kasi yung isa naming pet, buntis siya. Parang anytime this week, makanganak na naman siya. Wow. Baka naman, yes, Teacher Sai. Yes, sana madagdagan pa sila. Baka naman. Nako, Teacher Sai, maraming salamat. Ang cute na mga babies mo dyan. Yes. Talaga namang sulit kasi naman, di ba? They really give you companionship and love and affection. Maraming salamat po, Teacher Sai. Oo, sa kayo na. Naitawid ko. Maraming salamat din po. Thank you so much for showing us your cat room and introducing us to your cats. At Teacher Sai, talaga namang saludo kami sa mga katulad ninyong guro na sa kabila ng malaking adjustment sa pagtuturo ay patuloy kayong nagsasakripisyo para sa ating mga mag-aaral. Kaya good job din sa mga cats ninyo sa pagbibigay ng ano, ng stress relief sa inyo. Yes. Diba? Thank you, Teacher Sai. Have thank a good day. Thank you so much po. Have a good Friday. And galit na siya. More power to your show po. Thank you, Teacher Sai. We are back, mga Kada. Ang saligang batas ay ginawa para masiguro na ang karapatan ng lahat ay mapangalagaan at maproteksyonan. Kasama na rito ang karapatang pantao na iwasan na sila ay mailagay sa kahihiyan at mailayo sa pangungutya dahil sa body shaming. Naku, eh paano pa ba ang definisyon ng body shaming kung usapin legal na ang pag-uusapan natin? Ito ba'y maituturing na rin baglabag sa karapatang pantao? Ano kang kaukulang parusa para sa mga taong nang ba-body shame ng kanilang kapwa? Yan ay ilan lang sa mga katanungang bibigyan kasagutan ng ating resident legal counsel na si Attorney Bong Teodoro. Good morning, Attorney Bong! Welcome back! Good morning. Good morning po sa ating mga manonood at good morning sa inyo dalawa. Thank you, Attorney Bong. Alam mo, in all honesty, Attorney, I didn't know na meron palang batas that prevents body shaming. Pero bago yan, ano po ba ang body shaming muna? At ano ba ang mga halimbawa ng body shaming according to the law? Okay. Wala naman talaga tayong batas na very specific na nagpapa-punish or nagpaparusa sa body shaming. Ito ay napapaloob lamang sa mga iba't ibang mga available or mayroong mga existing na mga batas natin. Pero siguro wala namang legal na definition ng isang body shaming, pero sinasabi nga natin ang body shaming ay isang act kung saan nangungutya ka dahil sa isang physical appearance sa isang tao. So ito ay malawak, medyo malawak ang sakop nitong pangungutya na to. Maaaring dito yung tungkol sa kanilang appearance dahil sa kanilang body shape. Maaaring din naman sa kulay ng kanilang buhok o wala nakawala ng buhok or anything na nag-perpertain sa physical appearance or sa ating katawan. So ito ay mapapaloob din sa sinasabi natin na body shaming. Attorney Bong, mas familiar kasi tayo dun sa slander or yung tinatawag natin na oral defamation. May pagkakaiba ho ba itong body shaming dito sa oral defamation na ito, yung slander? Yes po, sabi natin kanina napaka-general lamang ng definition ng body shaming. Pero ito namang oral defamation, ito naman ay napapaloob sa ating revised penal code. So sa revised penal code,
ang slander or oral defamation, sinasabi nga natin ito ay na interchange or na pagkakamala na libel. So kung sa libel ay nakasulat, sa oral defamation naman ay sinasabi, binabanggit. Mm-hmm. So oral defamation, ito ay imputation ng isang crime or kaya ng vice or defect, omission or mga kasiraan. Tapos ito ay ginagawa in public, so ipinapahayag publicly. At may intention itong pagsasabi nito ay may malicious intention against isang tao na nagko-cause ng dishonor, credit, or contempt sa tao na yon. So doon pumapasok ang ating oral defamation. So binalik nga natin kanina, hindi naman lahat ng pagsasabi or body shaming ay papasok na sa oral defamation. So kinakailangan na magkaroon muna or pumasok muna sa mga itong mga elements para ikaw ay maparusahan ng oral defamation or slander. Okay. So, attorney, ito bang body shaming pasok naman sa Republic Act 1627 or yung Anti-Bullying Act natin? Yes, papasok po ito. Yung na-discuss na natin ito dati before, yes. yung Anti-Bullying Act, yung sa mga estudyante. So, ito ay pumapasok dito itong body shaming kasi napaka-particular na dito. Binabanggit na ang pagtutormit or pagko-comment ng negative sa mga sa physical appearance or sa katawan ng isang bata or ng isang estudyante ay mapapaloob sa violation ng Republic Act or yung Anti-Bullying Act of 2013. So dito sinasabi very specific na pasok dito itong body shaming na to. Pero babanggitin ko lang, i-remind ko lang, itong upong ating Anti-Bullying Act of 2013 ay para lamang sa mga estudyante. So may special law lang to or special coverage scope lang to para sa mga estudyante, nag-a-apply lamang ito sa isang eskwelahan. At meron ditong particular na guidelines at particular na parusa para sa mga magbabayolate nito. Mm-hmm. Attorney, linawin natin yun, Pia. Attorney, mm-hmm. Linawin lang natin. So, ibig sabihin, yung body shaming po ay maituturing bang paglabag na sa karapatang pantao o hindi? Medyo hindi naman siguro. Pero may kanya-kanya kasing opinion niya. Pero this is nasabi natin na karapatang pantao. Basta napaka-wide ng scope niya na basta mabuhay ka ng tahimik, basta mabuhay ka ng maayos, yun ang karapatan mo. Pero kumbaga kung may nagbabody shame sa'yo na nagko-cost naman ng siguro ibang dating na sa'yo, kumbaga naaapektuhan na yung pamumuhay to the point na ikaw ay nagkakaroon ng mental health issues, mga ganyan, to the point na nagkakaroon pa ng epekto sa iyo na mag-commit ka pa ng mga hindi magandang bagay, ito ay siguro masasabi na din natin na panlabag sa karapatang pagtao. Dahil of course, sa karapatang pagtao, dapat ang dignidad ng tayo ating isinasaalang-alang. Pero kung ikaw ay kinukutsa lagi, or dahil ikaw ay kinukutsa dahil sa iyong physical appearance, ito ay siguro hindi na tama. Attorney, a while ago, minention nyo po dun sa Republic Act 1627 or yung Anti-Bullying Act, patungkol po ito sa mga mag-aaral. Mm-hmm. Eh, paano naman kung sa workplace po mangyari ang body shaming incident? Yes, kung sa body shame, kung ito naman ay nangyari sa workplace, of course, meron titingnan din natin kung meron silang, kung meron din naman silang guidelines or meron silang policy on this. Mm. So, yan muna kailangan nating tingnan kung meron mga ganyang klaseng mga policies tungkol sa body shaming, maaaring magkaroon ng violation. But then of course, ayan, sinasabi natin na body shaming para baka sa iba, parang napakasimple lang na mag-comment tayo na yes. Sabihin na natin, excuse, parang ang taba mo or ganyan. Oh. So, minsan, pero pag ito ay nakaka-apekto na sa trabaho nyo, di ba nagkakaroon na ng away-away, mga ganyan. So, okay. Yun yung mga nagiging epekto, nagko-cause na minsan papasok na siya sa ibang klaseng violation okay. ng ating mga labor policies. Labor policies, bukod pa sa mga company policies na maaari rin nilang labagin. Yes. Tama ba? Uh-oh. Yes, apo. Tapos, attorney, yun na nga you mentioned it na nga, na parang tayo mga Pinoy, parang likas tayo sa ganitong klaseng mga palabiruan. Komento. At minsan nga yung batian natin, di ba? Yeah. Oh, parang tumataba ka. Ganun agad yung bungad. E paano yun, attorney? Siguro we really have to be more specific about it. Kung ganun lamang siguro yung pagka-deliver at hindi naman regular na binabanggit, maaari naman yun palampasin. Let it slide, ika nga. Tama po. Huwag na lang ganun kasi yung batian. Tumataba ka! Uy, ang sexy mo today. Oh. Pwede namang hi, hello na lang, di ba? Yeah. Ito po, Attorney Bong, ha? May mga particular bang batas ang nakakasaklaw sa body shaming? Kung meron, ano-ano ho itong mga batas na ito?
Nabanggit ko nga kanina, wala naman tayong particular na batas mm-hmm. na nagsasaklaw or nagbibigay ng specific penalty or dinedefine specifically na ang body shaming ay isang krimen. Ito ay sabi ko nga napapaloob na lamang sa iba't ibang mga existing na mga laws, tuloy na lamang ng ating anti-bullying act. So dito, maaari pumasok yung body shaming. Pero nabanggit natin kami, nalinawin ko lang din yung sa kultura na natin, na siyempre yung sabi natin na magbatian, siguro parang ganyan, misatagbiruan lang din. Meron din naman tayong mga decision din ng ating Korte Suprema kung saan minsan ang mga insulting words ay hindi naman automatically na actionable. So tinitingnan natin yan sa very, very specific na mga existing circumstances ng isang kaso na yon. So generally, yun yung sinasabi natin, basta insulting, hindi naman siya automatic na pwede ka magdemanda kaagad. Tinitingnan muna kung ito ay may mga special na mga damage na naging epekto sa'yo para magkaroon ng action dito. Mm-hmm. Kumbaga, attorney, dapat parang may moral or kasi parang damages. More on ano yan eh, sa mental health ang tama kasi din yan, nagkakaroon ng anxiety sila eh. Okay. So sino po ang pwedeng mag-assess, attorney, kung halimbawa you keep getting comments like this, yes, para malaman kung meron ka talagang prima facie case, oh, 'di ba, against this whole body shaming incident? Okay, sabi nga natin, hindi naman basta-basta pag may nakarinig kang ganyan, ay actionable na siya. So again, kung gusto mo, kung ikaw ay, tingin mo, ikaw ay may mga nababailate sa'yo, kumbaga ikaw ay naapektuhan nito, maaari ka naman, of course, magreklamo. Kumbaga, kung sa eskwelahan, kailangan magreklamo ng bata sa kanilang mga guro or sa kanilang eskwelahan. At for example, dito man sa workplace natin, maaari naman tayo magsangguni sa ating HR. At kung for example, kung talaga naman na merong tingin mo ay iba na ang epekto sa iyo ng mga ganitong klaseng sabihin natin pambubuli, kung sa palagay mo ang pambubuli na, maaari ka naman kumonsulta sa mga abogado para ikaw ay matulungan. But then, sabi nga natin kanina, ito ay case-to-case basis. So titingnan natin kung ano ba ang mga naging circumstances para ikaw ay mabigyan or ikaw ay makapag-file ng kaso. Oho. Attorney Bong, ito kasi mas lantaran ngayon, social media. So paano ho ngayon kung sakasakali may mapatunayang nang babody shame sa iyo sa social media, mas mabigat ho bang posibleng maging parusa sa iyo dyan kung sakasakaling sa social media ka ibabody shame ng kapwa mo? Yes, usually kasi di pa parang may nabanggit natin din dati na sa mga social media kasi iba yung treatment dyan. For example, sa mga cyber libel, so mas mataas, mas mabigat ang mga nagiging parusa sa social media. Pag ito ay ginawa sa social media, ang dahilan natin dito ay dahil usually sa social media, minsan tinatago intentional yung pagtatago ng perpetrator. So, hindi mo kagad nakikilala. Minsan meron sila mga accounts na hindi nila talaga pinapaalam kung sino yung nagsasabi. Uh-huh. Pangalawa, mas public ito. Mas maraming nakakarinig, mas maraming nakakaalam. Tapos, mas din yung recording, di ba? Parang mas matagal, mas mare-record. Sabi nga natin, pag nasa internet na yan, hindi mo na yan matatanggal. So, iyon yung mga reasons kung bakit pag ang isang krimen or sabihin natin, pag isang violation na ginawa mo through online, ay mas mabigat yung kaso nito. Mas mabigat ang parusa nito. Susugan ko lang ho yung paliwanag niyo, Attorney Bong. Pasok rin ho ba dyan yung cyber libel at saka cyber bullying? Kasi di ba meron na tayong ipinasang batas ngayon dito sa Pilipinas, Attorney Bong, about internet shaming? Okay. Yung sa mga internet shaming, depende sa magiging circumstances. So sabi nga natin kung iyon naman ay may malicious intention yan, papasok naman niya siguro dyan sa ating violation na yan. Okay. Okay. Maraming salamat, Attorney Bong. At good morning po ulit sa inyo. Ayan. Sana magsilbing lesson ito. Tama. Sa ating mga ingat-ingat lang sa mga sinasabi natin, di ba? Oh. Because words can really hurt, di ba? Thank you, Attorney Bong. Have a great day ahead. Sentita na
natin harapin ang